update po tayo mga guys, kalingap. Tingnan niyo po yung ating asula, oh. Punong-puno na po. Oh, kailangan na itong bawasan. Wow. Oh, kailangan na itong harvest po, oh. Dali lang, dami. Dali lang sila magdami. So pwede din po siya ibenta, pwede siya i-dried, pakain sa atin pong mga manok at saka baboy, pwede rin po 'yan, dried. Yan, tapos yun po yung mga kambing doon sa kabila. Food production. Yun na nga, demo farm. Para sa production ng mga pagkain sa tao at saka sa hayop. Yan, doon sa kubo na yun, nandun po yung mga kambing at doon po tayo kukuha ng mga pataba din. Ano? So ito po yung ating asula. Kailangan na itong ano, kasi pag nagsiksika na yan at lulubog na yung iba, matay. So, bawasan natin, pakain natin sa manok. So itong ano, patula ay ipagapang lang natin yan dito sa cyclone wire. Ayan. Tapos ito ay ano ito? Kalabasa. Ayan. Wala lang pataba. Pero po yan, bawasan na lang yan. May mga hayop po. Hindi ngayon yung insecticide. Bawasan na lang yan. Okay, sunod na balik natin dito ay tuloy-tuloy yung ano, paggamas. Okay, so yun po. Yan si Ate Merlin 07. Please support po din si Ate Merlin 07 sa kanya pong mounting channel. Salamat, salamat po. God bless. Puntahan po natin uli naman yung ating pong tinatanim dito bandang baba. Ito naman po yung area ng Luya at Lakatan. Ito din po yung mga gabi. Yung gabi galing kay Taterwil. Kumusta na po ang mga gabi? Galing kay Taterwil. Sarap po yung mga gabi kasi nila. So ito po yung mga gabi, oh, mga nagdadahon na. Yung isa ito, may dalawang dahon na. Yan. Yan. Ito po silang nakaka-recover. Yan. Buhay na po. Nasa 100 plus po ito na mga gabi tanim binibilang ni Tami. Okay, so yun po yung update po dito. And marami pong tumubo na mga ano, ampalayang ligaw. So dito may mga ukra naman ito dito. Pero parang nabihira lang ang tubo. Tingnan natin dito banda. Oo, parang walang tumubo dito banda. Oh. Luya ang tumubo. So, may mga tanim na luya dito. Yung luya at the same time ay yung mga okra. Oh, dito may tumubong okra. Oh. Pero hindi ganun kadami. Pero naman sa kabila, meron naman din. Oh, yan, okra. Yan, oh. Diligan po natin yung okra. Then, tingnan natin yung ano, ibang yung luya. Tingnan natin dito. Kaya, shout out po mga kaluya. Ito po yung mga luya dito, you know. So unti-unti na nagsisilabasan ng kanilang mga dahon. Yun.
sunod na mga araw, mas marami pa mga dahon na lalabas dyan. Okay, din dito naman ay check natin yung ating ito po yung mga saging na nire-recover po natin, no? So, check natin yung ating kamatis. Yan, ito po yung ating kamatis na galing lang po dyan sa tubo, ito sa tabi-tabi lang. Natanim po natin at kumustahin po natin kung anong pagkakaiba ng kanilang bunga. So, yun po. Yan. Okay, so update lang po ito. Araw po ng Linggo, hapon. Kaya tinitingnan po natin yung ating tanim at babalikan po natin next week. Next day. And again, ito yung ating lakatan. Yun. So, yun po yung ating mga lakatan. Medyo gumanda yung kanilang mga dahon pagkatapos po ng ulan. No? At least inulan po sila. Ayan. So, check po natin yung ating mga bagong tanim dito. So, yun po. Yung ating mga tanim dito. Ayan. Yung kinain ng kalabaw. Pero so far ay okay lang. Ano? And tanim na lang tayo ng tanim. Pagdating ng panahon, di ani na lang tayo ng ani. So ito po yung mga kinain ng kalabaw, baka. Pero okay lang, tutubo pa naman din 'yan. Ito yung mga bagong tanim talaga natin dito. Ito yung pinakahuli pala, pinakahuli. So far, yan, ito yung mga tanim natin sa gilid. Yan, nakaka-recover naman din yan. Sunod na balik natin ay mag-propagate tayo. Kasi yung iba doon ay i-for sale na natin. Ano? Magpo-for sale na tayo. So, yun po. Ito po yung mga huling tanim natin. Yan. So, next 2 months makalampas na yan sa akin. Okay po. God bless. Salamat sa inyo pong pagsubaybay. Ito po yung ating i-propagate. Oh. Ito. Lakatan din yan. Okay, so bye-bye. Salamat po sa inyong pagsama sa akin.